And guys, welcome to our third video for today. So, ang third unboxing naman natin, Brad, is yung NCD natin or Neodymium Compression Driver, na. So, we have three sizes here. Ito yung pinaka-common na meron tayo. Meron pang isa eh, pero hindi ko na kinuha. So, meron tayong here, NCD38, 1.5-inch voice coil. Meron tayong NCD44, yung pinaka-common sa lahat, which is 44mm. Or 1.75-inch, okay, voice coil. Yung isa sa pangalawa sa pinaka-common is yung NCD natin na 75, 3-inch voice coil. Mostly ginagamit sa mga RCF at saka sa mga outdoor unit natin. Meron din tayong NCD100, no? Yung pinaka-pangmalakasan natin. This is 4-inch voice coil na neodymium compression drive. So, top view, 38, 44, 75, 100. Okay. So, meron pang isa sa factory pero di na ako kumuha. That is 2.5-inch na voice coil. Okay. So, pating ko ito. Okay na ito. Masatisfied natin yung mga requirement natin. No? Let's start with NCD38. Ito. So, ito yung box niya. Common lang, no? So, buksan natin. Sana yun. Ayan. So, ito yung NCD38. Ayan. Liit lang, no? So, sa NCD38, ingat lang, Brad, ha? Hindi ko pwedeng pagdikit-dikitin kasi masyadong malakas yung magnets ng neodymium. Almost 4 times na mas malakas yung power niya kumpara sa ating normal na ferrite magnet. Pero magaan lang siya. So, yung specs niya ito, no? Makikita niyo dito. Okay. So, yung NCD38 natin, yung specs niya, yan. Okay. So, yung timbang lang nito is 0.55 kilograms, okay? Kalahating kilo. Okay? So it is pure made of aluminum. You know, di ba? Aluminum, stainless steel. Kasi napakin tab niya, bro, do. Okay? So this one is 24 millimeters in throat niya, 38 millimeters or 1.5-inch yung kanyang voice coil. AES power niya is 80 watts, max power niya is 160 watts. Sensitivity is 110 dB. Impedance niya is 8 ohms. Yung frequency range niya is 2 kHz to 20 kHz. Yung magnet material niya is neodymium. Winding material ng kanyang voice coil is aluminum. Yung diaphragm niya is made from titanium. Former material niya, yung kung saan nakabalot yung coil natin, is a fiberglass. Yung overall diameter, ito is 70 millimeter or 7 centimeters. Yung depth niya is 50. Ito, yung depth niya is 50 millimeters. Okay, yung width box is 0.6 kilograms. So, ito, good, no? 0.55 kilograms. So, yan. Maliit na voice coil, pero napakalakas nito. Ito yung ginagamit ko ngayon sa aking mga column. Kasi, it naka-thread type yung aking horn. So, ito yung ginamit ko kaysa doon sa aking NCD44. So, this one guys, no? Kung familiar kayo sa JBL na VRS ba yun? Na line arrays? Ito yung ginagamit nila. Sa isang line array, meron silang tatlo na ganito. Walang model na. Basta yung ginagamit ito sa JBL, for replacement din ng JBL, pwede itong gamitin. Meron kayo mga old ano dyan. Pero Brad, malakas to Brad, no? Normally kasi, pag mas maliliit yung mga voice coils, okay, ito, 1.5-inch, mas maliit yung voice coil, mas mataas yung highs, okay? Mas smaller yung voice coil, okay? Mas medyo limited yung highs niya, yung kalansing. Normally, kung sa mga hi-fi natin, no? Minsan, meron pa nga umaabot 22 kilohertz, no? Yung mga 1-inch or less than that na mga dome type na tweeters natin. So, ito, sa lahat ng kalansing, pinakamataas to, sumunod ito, so ito, so ito. Nakano pala ako, yan. So, yun yung masasabi ko, na sa pagdating sa kalansingan, kung pambahay indoors, no, ito, the best ito. Imaginin mo, yung aking Pro-L, okay, na Diva, kung alam nyo yung Diva na Pro-L, that's around 30,000
33,000 per speaker lang yon. So, yung ginagamit namin na voice coil, yung ginamit na voice coil doon, or yung tweeter niya is 1.35 inch. This is 1.5 inch. So, very similar to the size, no? Okay, so, yung mga branded, mostly, yung mga Alto, I think, they're using smaller voice coils para mas crispier yung kanyang kalanseng. So, kung pang karaoke mo, Brad, no? Ito, indoor, kahit outdoor nga, pwede. Bigay mong dalawa to. Ang ganda ng kalansing, Brad, promise. So, ito siya, no? Just to show you also, no? Ayoko nang baklasin to. Meron din tayong mga voice coil available for replacement in case masira. Okay? So, voice coil nito is ito, yan. Yan. Ito yung sa loob. Okay? So, ang gagawin mo lang dyan is, pag papalitan mo, is tanggalin mo lang itong mga screws. Okay? Salpak. Bang, ready for use na uli. Ito yung voice coil. Yung voice coil niya, Brad, nandito sa loob, sa ilalim nito. Sa ilalim nito. Hindi mo makikita. May bilog yan dyan sa may butas. Makikita mo. So, ito yun siya. Okay. So, yung price ng NCD natin, 38, is 1,595. Mahal siya, Brad, oo. Pero quality of Brad, kalansing. Makita niyo naman sa build, Brad, na hindi siya tinipid. Made from all metal, no? Hindi siya, wala siyang plastic components, talagang pure metallic siya. Pag nahawakan nyo to, or, you know, pag physically tenas nyo siya, alam mo yung, hindi siya tinipid, okay? Tsaka, again, yung sound, yung quality ng JBL na yun, ibang line arrays na nakita ko, na gumagamit ng ganitong klaseng ganitong klase na tweeters are, alam mo yun, kilala talaga na brand names saka yung quality niya. Yun lang. So, let's move to the next one. Again, hindi ko kasi siya pwedeng pagsamasamain, pagdikit-dikitin kasi nga, masyadong malakas. Pwede akong maipit. Again, this is 4 times stronger, no? Or yung metallic, yung magnetism niya is 4 times na mas stronger kumpara sa ferrite na magnet. Okay, next naman natin, NCD44. This one, nakita nyo na to dati sa previous unboxing ko. Okay. So, yung latest natin na packaging, meron na siyang additional foam. Okay, dati kasi wala siyang foam eh. Improvise ko lang talaga siya, naka-bubble wrap. Ngayon, direkta naka-ano na siya. May foam na siya sa box natin. Okay. Sitting unit natin. Yan. Wait lang. Open lang natin yung specs nitong NCD44. Yan. So, ito siya. Yan, Brad. Okay, so, magda-distort kapag naka-wise-in. Ito siya. RCF design, no? So, lahat ito, RCF design yung kanyang molding sa taas, yung kanyang plastic. Ito, plastic niya. Itong design kasi is RCF to. May iba't ibang klase ng design, pero ito yung pinili ko. Okay. NCD44. Ito lang yung magnet yung brad, oh. Maliit dito. So, may foam siya dito para sealed talaga pag kinonect mo siya sa horn. Meron lang siya dito ang dalawang M5 na screws. Okay. So, yung again, no, yung power outage, yung power nito is paras lang din sa NCD38 natin. But, yung ano lang niya, yung voice coil niya is mas malaki. Okay? So, yung specs natin. Ito yung specs natin. For NCD44, okay, yung throat diameter niya is 22. Compare natin siya sa 38. Okay. Yan. So, yung NCD44, mas maliit yung throat niya. Makita mo naman sa, ano yun, ito, mas maliit yung butas dito. Yan. Kumpara doon sa isa kanya na NCD38. Is 22, pero yung voice coil niya is 42 millimeters or 1.75 inch. Yung AES power niya is same siya, 80 watts, pero mas mataas yung max power or yung peak power ng NCD44. Yung sensitivity niya, the same lang, 110 dB, para siyang 8 ohms. Yung frequency range niya, sabi ko sa inyo, pag mas maliit yung voice coil nyo ng tweeter nyo, is mas mataas yung kalansingan.
pag mas maba, mas malaki, mas pababa siya. So ito, ito 2 kHz siya mag-umpisa, ito naman is 1.5 kHz. Okay? So yung magnetic material niya para siyang neodymium, yung winding material niya in and out siya aluminum wire. Diaphragm material niya is titanium, ang firmer material niya fiberglass din. Overall diameter niya, yung diameter nito paikot is 85 millimeters. Yung total depth niya, ito, yung buong thickness nito is 43 millimeters. Tapos yung bolt circuit diameter niya, dalawa na M5, no? M5 two pieces. Dalawa taas tsaka baba ito. Okay. Tapos yung weight niya, Brad, is only 0.88 kilograms. Eh, sinasabi ko sa inyo na kapag naka-neodymium kayo, ibang ano man, magaan. Okay, kumpara nyo to sa mga 450 na ferrite magnet na malapad na, okay, so malapad tapos ang bigat. Ito may kabigatan, pero again, Brad, 88 kilograms or 1 kilograms kasama na yung box niya. Ito, yung may padded foam na siya. Okay, so ito siya. Ayan. So, ilayo muna natin siya. Copy ko na nga lang. Ilayo ko lang. Ilayo ko lang dito. Ayan. CNCD 44, ito si NCD 38. Okay, so si NCD 44, kung kailangan nyo naman ng voice coil nya, yung original voice coil talaga, ito yung original voice coil nyan. Yan. So kita nyo na, no? Meron siyang pattern yung voice coil nya, yung titanium dome nya. So ito yung voice coil nya. Yan, medyo pricey lang sya unti, no? Kumpara sa mga nakikita nyo sa Shopee na tag kanin 300, 400. Ito kasi nasa, hindi ko pa na-compute, pero medyo mabigat, hindi naman mabigat, nasa 600 data ang isang voice coil ng 44mm kumpara sa 300 or 350 ng mga Broadway, yung mga nakikita nyo sa Shopee. Kasi nga, yun talaga yung original voice coil niya. Ang alam ko sa nakikita nyo sa Shopee na tag 44 or ano, yun yung walang pattern, yung bilog lang talaga siya. Ito kasi medyo special yung pagkaka-design, kaya at saka medyo mas matibay kasi may corrugation siya eh, using yung pattern. Yan, yung para siyang sa ice na parang flake. Yan. Okay. So yun yung voice coil ng 44mm natin. Tapos going back tayo sa next one, which is yung NCD75. Open ko naman yung specs ng NCD755. Yan. By the way guys, yung price natin nito is 1,995. Okay? So this one, ang ating NCD38 is 1,600 na lang. Okay? O 1,595. Ito naman is 1,995. Okay? So, but pag makita nyo yung quality nito, di nyo masabi na mahal. Ang quality kasi yung binabasihan natin. No? Hindi yung... alam nyo na yun, pag medyo may kamahalan talaga, syempre may price talaga siyang katapat. Gunting ko. Hindi ko mahanap yung gunting ko. Wait lang. Yun. Sorry, natakpan. Yun. So next nating unbox, Brad, NCD75. Ito naman is 3-inch naman ito na voice coil. Okay, so unbox natin. Ito. Ayan. Ito guys. Ayan. So yung specs. Ito. Open pala muna. Yung first specs. Ayan. Laki. RCF din yung body type niya. Open natin. Oh, mabigat din siya. This is already 2.2 kilograms. Okay. 2.2 kilograms. Ito, padded foam na rin to. Okay. Nag-add din ako ng extra payment para sa special packaging. Dati walang padded foam yan. Wait lang. Okay. Yan. So, ito medyo malaki na, Brad, no? 3-inch voice coil. And maliit. Nakita niyo yung difference. Gano'n ko lang yan. Ano, naano na ako sa magnet, wait lang. Pag dikit-dikit din kayo namaya, pamakita nyo yung difference. So, NCD75, ito siya, Brad.
may kabigatan na siya. Malaki na siya, Brad. Kumbaga, kapalad na siya. Ito yung palad ko, Brad, no? Ayan, medyo hindi nakita yung ano, palad ko. May dalawang daliri na lang yung nakalabas. Malaki. Okay, so same RCF body. Okay. So 3-inch voice coil naman ito. Ito naman yung loob niya. Hindi ko nakita niya. Para siya may bulaklak sa loob. Okay, so mayroon na rin siya ditong gasket, no? Para naka-seal. Yan, laki, oh. Okay, so specs tayo, Brad. Specs. Okay, sa specs ng NCD75, yung throat diameter niya is 35 millimeters. Then yung voice coil diameter niya is 3 inches. Yung AES power niya is 120 watts. Siguro na, magkataka kayo bakit sa iba yung mga ganitong 3 inch voice coil, siguro ilan ng 600 watts na ba ito? Yung sa akin, Brad, ito talagang ano, rated siya as 120 watts. Max power niya is 240 watts lang. Okay, so again, pag ito na yung ginamit nyo sa aking mga module, amplifier module, di na siya pwede. Kasi yung sa akin, amplifier module ko is 100 watts lang maximum. Yung mga bi-amp ko, ang ibig kong sabihin. So bi-amp ko pa lang is 100 watts lang. So ito, 120 watts na to. So hindi siya talaga compatible. Ang kailangan natin gamitin is yung mas mataas ko na bi-amp, but which is still not yet available. Okay, sensitivity niya 108 dB. Yung impedance niya is 8 ohms. Frequency range niya 1.5 kHz to 20 kHz. So parehas lang siya ng frequency range ng ano natin, no? NCD44. Yun nga lang, ito mas malakas lang yung output delivery niya. Okay, magnet niya is neodymium. In and out aluminum wire din yung winding material or yung voice coil material niya. Titanium film, former material niya, kung saan nakaikot yung ating tawag dyan, ang ating voice coil is fiberglass. Overall diameter is 131 millimeters. So kung gusto niyo talaga malaman actual size nito, hindi sa video, kuha lang kayo ng metros, no? Diameter niya is 131. Yun yung dito hanggang dito. Yan yung lapad na to, 131. So at least, tas ibilog nyo. Hindi nyo makikita kung gano'n siya kalaki. Yung depth niya is 56. Okay, so ito yung depth niya, 56 na. Okay. Bolt circular diameter niya, magkaiba yung bolt niya na ginagamit dito sa third NCD44 natin. To dalawang piraso lang na M5 yung size. Ito naman is apat na piraso na M6. Okay. Yan, 2.2 kilograms. Ha? Apat yan. Naka-cross type. Pabigat na siya, Brad, 2.2 kilograms. Pero pag sa ferrito, mas mabigat. Nasa 5 kilos na yun, may get. Okay? Pag nakita niyo sa actual, Brad, sabihin niyo talaga, ha? Worth it yung price niya sa quality pa lang. Makita mo naman sa quality tsaka design niya. Yung price nito, Brad, NCD75 natin is 3,595. Okay? 3,595. Okay. So, yan. Next natin, NCD naman. NCD100, Brad. NCD100 or yung 4-inch natin. Wait lang, open natin yung specs. Open natin yung specs ng NCD100. Yun. Okay. So, wait lang. Suot ko lang ulit yung aking camera sa katawan ko. Ang hirap mag-unbox kasi pag mag-isa ka lang. Okay, so medyo mas punggok siya. Mas punggok siya kumpara sa NCD75. Pero mas malapad yung box niya. Okay. Yan. So ingat, Brad, kapag marami kang neodymium, Brad, no? Ingat tayo kasi pwedeng mapipi yung ating daliri. Kasi masyadong malakas yung magnet niya. Yan. So ito, wala na siyang foam, Brad, kasi hindi na siya kasya. Agoy. Pero pag siniping ko naman sa ito, mayroon naman akong ibibigay sa iyo na yung mga kaso. Kahit ilagyan mo to ng karton siguro. Doblayin ko na lang siguro yung karton na ito. Ito, Brad.
Yan, yung tatay. Nakting laki. Honestly, no? Honestly, this is the first time I was able to see. First time kumakita ng 4-inch na voice coil na compression driver. Tatay talaga, ang laki. Ayun. Yung RCF, di ba? 4-inch voice coil nun. So imagine ninyo, 4-inch voice coil ng RCF, yung tag, ilang libo yun? 100,000 megit ba yun? So ganito kalaki yung voice coil nun. Okay, so yan, but ang laki. Oh. Parang ano na siya eh. 8, parang Viper 6.5 ko na ito eh, inches eh. So, yung metros ko, laki. Yan oh, grabe dumikit. Nahatak na. 6 inch nga. Kasing size siya ng 6 inch na speaker na. Okay, so yun yung hindi ko pwedeng pagdikitin doon, dira, baka maipit tayo. Yan. So ayan, top view. 44, 75, and then 4 inch or 100. Yan. Saan yung name nito? Sticker niya. Wala na, kalagay na NCD. Pero upload and lang niya. Di lang halata sa video natin. Kasi nga naka-distort, naka-wide angle lens ako. Pero ganyan siya kalaki. Nakalimutan ko pala pakita. No? Yung 3-inch natin na NCD75. Ito yung kanyang voice coil. Okay? So available din siya. No? Ito yung original voice coil niya. Dome type. Wala siyang pattern. Pero ito yung available sa factory. Ganito daw yung ginagamit nila. Yun sa 100mm or 4-inch voice coil. Ito naman siya. Dome type din. Pero may, ano din siya Brad? Titanium siya Brad. Colored lang yung sky blue na yan. Pero may pattern siya. Ayan o. Parang Araneta Big Dome yung pattern niya. Ayan. So ito naman yung voice coil niya sa loob. Okay. So yung specs ng 100 natin is yan. So yung throat diameter niya almost 2 inch. Okay. Bigat talaga. Hindi na kaya ng isang kamay ko. 3.5 kilograms. Kaya siguro pero yan. Yan. Yung throat niya, yung butas sa gitna. No? That is 50 millimeters or 2 inches. Yung voice coil niya. Wait lang. Spray ko. Yan. Yung voice coil niya ito. Yung size niya is 4 inches. Yung kamay ko, daliri ko. So, hanggang 4 inches siya. Tapos, yung power niya, isa iba to, 1000 watts na. Ano? Yung AES power niya is 300 watts. Max power niya is 600 watts. Sensitivity niya is 110 dB, 8 ohms. O yan, dun sasabi ko sa inyo. Habang lumalaki yung voice coil, yung kalansing niya humihina. So kung kayo, yung tipong mahilig sa pang-karaoke, no? Kaya nga yung mga BRX, di ba? Sabi ko sa inyo, yung BRX, yung mga Line Aris, ito yung ginagamit nila. Para para madagdagan lang yung power, yung lakas, ginagawa nila tatlong ganito. Tatlong ganito sa isang speaker. Meron ba tayong ano nun? Google nga natin. JBL VRX. Iba kasi din niya alam ano yung sasabi ko eh. Ayan. Images. Ayan. So, ayan yung VRX ba ito. Ganito. Ayan. Tatlo yung tweeter niyan, Brad. Sa loob. Ito yung ginagamit niyan. So, magkano to? Isang piraso pa lang magkano na. Lagyan natin JBL tweeter. Ayan. So, ayan yung ginagamit niya. That tweeter. Ayan o. Parehas. Ito yung kanyang ano. Pinagdikit-dikit nila using yung horn. Ayan o. So. Lalang. Na-share ko lang bro. Kasi
iba kasi parang hindi sila familiar sa ganyan. Ito siya, yung tulad sa akin. So bale ito, JBL design, okay? Itong tatlo na to is yung RCF design. Okay? So this is 3.5 kilograms, no? 2.2 kilograms, 0.88 kilograms. Ito naman is half kilo. Okay? So again, Brad, this is available sa akin. Ito yung pinakamarami ko sa dalawa. Ito may umorder sa akin 12 pieces. Ewan ko lang kung kukunin niya o hindi, pero nanghingi siya ng discount sa akin. Price, para ulitin ko yung price, Brad, ha? Para hindi na magtanong. Pasensya na kung ano, ha? Hindi ako nagbibigay ng price sa chat o sa magkano po ganito. Kasi sinasabi ko na sa video, dating is yun tulisan kasi. Ayoko rin kasi yung bibili ka tapos tanong magkano. Tapos yun pala, endo na yung price. Yun, ang details kasi sinasabi ko sa video, eh. Iba kasi kahit nandiyan na yung price, magkano pa rin. Again, this one, yung NCD38 natin, yung JBL type natin, is 1595. Okay? Next one is NCD44 natin. This is 1995. Okay? This is 3595. Tapos yung ating ito, NCD100 natin is 6795, Brad. 6,795. Okay, yung voice coil na spare niya is titingnan ko pa kung magkano yung price. PM na lang pag kailangan nyo nasiraan kayo. Pero yung mga voice coil available yung Brad. Meron tayong mga stocks, eh, no? Isang box, ilang piraso to, 10. Ito, pero dito, no? Mga CD38, ang dami nyan. Mga voice coils natin. Meron pa dun sa bodega ko. Okay, so yung mga nagla-line arrays dyan, yung mga malakasang sound system, yung gusto talaga malakas, no? So, yan. Yeah. Yun yung advantage, disadvantage, no? Kalansing, mas less kalansing, mas less kalansing, mas ano lang. Pero sa power, eto talaga. Pag mas malaki yung voice coil mo, mas malaki yung power mo. Paras lang din yan sa mga, tawag dyan, speakers natin, no? Kahit say, isa 18, isa 15, pero yung voice coil niya is 4 inch lang. Paras lang yung lakas nun. Yun nga lang, mas magkakaiba lang ng resonance niya, no? Kasi mas malaki nga yung coil, o yung cone ng 18 sa 15. Kaya medyo mas malaki lang din yung mas malaki yung mababibrate niya na sound kumpara sa mas maliit na cone. Okay? Parang ano lang yan, eh. Parang dalawang babae, yung isa 15 inch yung bunganga, yung isa namang babae is 18 inch yung bunganga. Kahit parehas lang silang normal voice nila, ano, mas malakas yung boses ni 18 inch kahit parehas lang yung lakas ng boses nila sa loob, sa diaphragm nila. That is because, yun nga, mas malaki yung coverage. Yun nga lang, yung distance is mas malapit kasi pasabog, alam mo yun. Again, nasa inyo yung Brad, no? Maraming advantage, disadvantage. Masyadong technical lang ako. Pero, again, this is the only unboxing, pero medyo technical na nga yung mga sinasabi ko. Again, 1595 1995 3595 6795. Yung specs nasa Facebook ko, FB, Macman Audio. Yun lang, maska soundcheck tayo nito, once we have an order, send ko sa upload ko na lang din sa aking YouTube later on. Yun lang, guys, no? Thank you for watching. Ayan, nabas ko lang ulit. Ayan. Sa aking NCD38, yan. Purong bakal talaga. Kintab. Okay, so thank you for watching and see you in my next video.